Saksiyan ngayong gabi, Janet Lim Napoles, isang dating kongresista at tatlong iba pang sangkot sa pork barrel scam, hinatulang guilty para sa kasong graft at malversation. Pagmahal ng mga bilihin at serbisyo, pinakamabilis sa loob ng halos 2 taon. Sektor na pinakaapektado alamin. Mga tinamaan ng mas nakakahawang UK COVID variant sa Bontoc Mountain Province, nadagdagan. Pati sa Cebu, meron na rin. Patay ang babaeng senior citizen na sasunog na tumupok sa mahigit 100 bahay sa barangay Bulacau, Cebu City. Pahirapan ang pag-apula sa apoy dahil sa kitid ng mga daan papunta sa lugar. Batay sa investigasyon sa bahay ng nasawi, posibleng nagsimula ang sunog. Dalawa ang tinitignang sanhi ng insidente, napabaya ang nakasinding kandila at problema sa kuryente. Guilty na naman ang hato ng Sandigan Bayan sa itinuturong utak ng pork barrel scam na si Janet Lim Napoles. Pero hindi para sa plunder, kundi sa mas mababang kasong graft at malversation. Guilty din ang dating kongresista na source ng pork barrel kung saan nakulimbat umano ang milyon-milyon pisong pondo. Naritong report. What back, baboy! Kailan lang nang umabot pa sa Million People March ang galit ng mga Pinoy dahil sa pork barrel scam. Sentro ng kontrobersya si Janet Lim Napoles. Umano'y nasa likod ng mga NGO na nakakatanggap umano ng mga pondo mula sa pork barrel ng mga mambabatas. Nakalkal tuloy ang mga ari-arian ng kanyang pamilya, kabilang ang mga real estate property sa Forbes Park, Ayala Alabang at BGC, pati na sa abroad. Gayon din ang kanyang mga alahas, mga sasakyan at iba pang pag-aari. Mula noon, ilang dawit sa kontrobersya ang laya na, pero si Napoles nakakulong pa rin. At kanina, hinatulan siyang guilty ng Sandigan Bayan para sa tiktatlong counts ng graft at malversation. Kaugnayan ang pagbulsa umano niya ng mahigit 19 million pesos mula sa PIDAF naman ni dating Cagayan de Oro Representative Constantino Haraula. Guilty din ang dating kongresista at tatlo pang opisyal ng Technology Resource Center o TRC. Ginamit daw nila ang TRC at ang foundation ni Napoles para makakulimbat mula sa pondo ng gobyerno. Sinintensyaan sila ng 6 hanggang 10 taong pagkakakulong sa kada count ng graft, 12 hanggang 18 taon naman para sa kada count ng kasong malversation. Ipinag-utos din ng anti-graft court na bayaran ng mga hinatulan ang gobyerno ng 56 million pesos. Bukod dyan, pinababalik din ng Sandigan Bayan kay Haraula ang 6 na milyong piso sa gobyerno matapos makonvict din para sa 3 counts ng bribery. Wala pang opisyal na pahayag ang kampo ni Napoles. Sinusubukan naman ng GMA News makuha na ng reaksyon si Haraula at iba pang hinatulan. Nauna nang na-convict si Napoles sa kasong plunder noong 2018 dahil sa 10 billion peso pork barrel scam. Reklusyon perpetua ang sentensya sa kanya at inutusang magbayad ng 124 million pesos na ibabalik sa National Treasury. May iba pang kinakaharap na plunder cases si Napoles. Von Aquino, GMA News. Kahit konti na ang mga namimili, bumilis pa rin ang pagmahal ng mga bilihin dahil sa problema sa supply at sa pandemic. At may sektor na lalong apektado ng pinakamabilis na inflation sa loob ng halos 2 taon. Saksi si Chino Gaston. Mula sa below 300 pesos nitong Disyembre, nasa 100 piso rin ang minahal ng karneng baboy nitong Enero. Pero hindi lang karne ang nagmahal sa mga pagkain, pati pala gulay, prutas at isda. Nagmahal din pati ibang di nakalalasing na inumin at mga serbisyo. Gaano kabilis? 4.2% nitong Enero. Mas mabilis sa 3.5% na pagmahal ng bilihin nitong Disyembre. At pinakamabilis mula Pebrero ng taong 2019. Ang problema sa inflation o pagmahal ng bilihin, parang domino ito pag di nakontrol. Ang mahal na bili sa baboy halimbawa, kailangan ipasa ni Lola Rustica sa mga suki niya sa karinderya kung ayaw niyang malugi. Ang dating 80 pesos na inihaw na liyempo tuloy, 100 pesos na. Nagdagdag ng kaunti kasi sumobra ang taas ng baboy eh. Oo, nagdagdag kami. Pero sa baboy, kasi hindi nga maka-afford halos ang ating mga kababayan, kaya kaunti lang. Lahat tayo kumakain, kaya malaki ang epekto sa presyo kung tamaan ang supply ng pagkain.
bagay na sapul dahil sa epekto ng African swine fever sa mga babuyan at dahil sa epekto ng mga bagyo sa ating mga pananim noong nakaraang taon. Food sa atin, hindi talaga yung pinakamalaki ang weight sa precipitation ng inflation. Kunting dalaw lang ng food, magbabago talaga yung ating inflation. Sa mga serbisyo sa mga kainan, hindi lang pagkain ang problema, kundi dagdag gastos para masunod ang mga health protocol dahil sa pandemya. Dagdag gastos din yan sa mga barbershop at salon, kaya pati sila nagtaas singil, nakaambag sa kwenta ng inflation. Kada may isang kliyente po kasi kailangan namin mag-disinfect, tako kami sa alcohol, so yung aming salon is naka-disinfect po. Mas mahal din ang gastos ngayon sa biyahe, particular sa tricycle. Hindi lang pamasaya ang kinikwenta dyan, gastos din ang requirements tulad ng face shield. Maraming inabi sa magaling sa city ho na magdagdag. Yung pasahero lang na magbigay ng kusa lang, magbigay sa amin ng 20. Ng pandemic, talagang floated kagaya nga, tricycle, isa na lang yung sasakay, so mahal na. Pero hindi pare-pareho ang epekto ng inflation, sabi ng economic analyst at presidente ng pamantasan ng lungsod ng Maynila na si Professor Emmanuel Leyco. Kung ang iba, babawasan lang ang luho o savings para maka-adjust ang mga mahihirap na dati nang sagad ang panggastos, wala nang titipirin. Posible pang nabawasan ang kita o nawalan dahil sa pandemya. Inflation is not neutral across household incomes. The more na kailangan talaga dagdagan at habaan ang ayuda ng pamahalaan sa mga mamamayan. Wala na kasi inuhugot ang tao . Saan sila kukuha? Walang trabaho. Walang trabaho kaya mababa ang demand. Kaso kulang din ang supply kaya mahal pa rin ang presyo. Para mapababa ang presyo, particular na ng karneng baboy at manok, kailangan mapataas ang supply nito. Pero baka lalo pang kumonti yan dahil sa solusyong price ceiling sa Metro Manila simula Lunes. Kung ipipilit daw kasi yan, titigil daw muna magbenta ng baboy ang ilang nagtitinda, kaya tatamaan na naman ang supply. Hindi po kaya, 300 po puhunan. Tapos ibebenta namin 300 lang din. Kung hindi o-order ang mga meat retailer gaya ni Lilet, hindi na rin muna hahango ng baboy ang ilang biyahero gaya ng ilan sa Bulacan. Malaking tulong daw sana kung tatanggalin kahit ang mga binabayaran nilang permit sa Department of Agriculture. Yung sinasabing 21,000 na yun yung sa DA. Pag kumuha ka ng shipping permit, sa veterinary permit, may babiyahin may baboy. Hindi rin daw kayang ibaba ang farm gate price ayon sa Pork Producer Federation. Meron tayong tracking. Pag pinag-iwahiwalay mo ang iyong baboy, social distancing sa baboy, dahil may African swine fever, ang laking cost niya. May mga additional pulta, may tracking, may etc. So ang cost of production talaga ngayon, between nasa mga 180 pesos per kilo. Kung hindi raw kaya ng mga negosyante, DA na ang magbebenta ng karne. Para ipakita na posible po yan, yan ang kalakaran dati. Bago magpasko, ang kalakaran ay 270-300. Buwaman na dimatin yet, naiwan yung presyo sa taas. Naasahan ding makatutulong ang importation ng baboy. 300 pesos ang kada kilo ng laman at liyempo. 130 pesos lang ang puhunan nito. Pero sabi ng mga tindero, 280 pesos ang pasa sa kanila. Talagang 20 lang po yung patong namin. Wala kasi masyadong mataas ka pa, hindi na buwibili yung mga suki. Ang 150 pesos na tubo ng mga importer, hindi raw sinisita ng DA. Sabi lang ng DA, basta hindi hihigit ng 300 pesos ang imported, okay na sa kanila. Ako si Chino Gaston ng inyong saksi. Habang mahigit 533,000 na COVID cases sa bansa, umabot naman na sa Cebu ang mas nakakahawang UK B.1.1.7 variant. Saksi, si Joseph Moro. Posibleng mas mapapaagraw ang pagdating ng COVID-19 vaccine sa Pilipinas. Ito pong susunod na linggo hanggang sa linggo matapos ang susunod. Eh magpapabakuna ka naman ba? Hindi po ako, sir. Matanda na po ako eh. Baka, basta natatakot lang po ako. Kahit naman po ako, kinakabahan din po ako. Gusto ko naman pong magpabakuna eh. Natatakot o di kaya kinakabahan ang madalas na dahilan. Pero may mas nakakatakot pa ba? Sa ngayon, mahigit 11,000 ang namatay sa COVID-19. Sa buong bansa, lagpas 533,000 na ang mga kaso. Mahigit 34,000 ang active cases o yung pinapagaling pa. Isa pang nakakatakot kaya nga hinahabol na makontrol na ang COVID ay kapag nag-mutate na naman ang virus. Lalo na ayon sa DOH, umabot na sa 25 ang positibo sa UK variant, 8 ang nadagdag.
Tatlo sa mga bagong kasong yan galing sa Bontoc Mountain Province, dalawa sa La Trinidad Benguet, dalawa rin ang returning overseas Filipinos at isa sa Liloan, Cebu. Ang susi para mapigilan ang awaan at wala nang matirahan ng virus hanggang mamatay, bakuna. Magtiwala sa sinasabi ng maraming eksperto. Let us not be scared about vaccines in general, no? These vaccines are the ones that have saved many of our lives for decades. Ang napakalaking benepisyo ay yung mailigtas ang buhay mo. Yung mga hindi nagkikinig dyan at nagsasabi ng kung ano-ano na yan ay makakasama, makakamatay, wala silang basihan. Kung hindi naman agad mababakunahan, ang mas marami abay tiis-tiis muna sa new normal. Kung gusto natin bumalik sa normal kaagad-agad, then we must all support mass vaccination. At lahat ng mga available na vaccines ay safe. Sinusuring mabuti ang mga COVID-19 vaccine bago payagang iturok sa mga Pilipino. Sa ngayon, bakuna pa lamang ng Pfizer-BioNTech at AstraZeneca ang may emergency use authorization mula sa FDA. Pinapangako ko naman sa inyo, hindi po ako mag-a-approve ng bakuna na hindi ko kayang iturok sa sarili ko. Hindi rin dapat mangamba sa side effects na meron lahat ng mabisang bakuna. Kung ma-hospital nga para dyan, may inihahanda na ang PhilHealth na package ayon sa Health Secretary. May panukalang batas din sa Kongreso para magkaroon ng Vaccine Indemnification Fund para sa mga magkaka-side effects. Kasama rin ang adverse reactions sa pinaghandaan sa Mandaluyong. Dinako ng mga gamot na kakailanganin. And yun nga yung aming Mandaluyong City Medical Center. Itong naglagay kami ng isang clean room. Kung tawagin namin na hindi na sila papasok sa loob ng hospital, sa labas pa lang kasi of course wala naman sakit yan, nagkaroon lang ng side effect, di ba? Nagkaroon naman ng simulation ng vaccination program sa Navotas. Kunwaring nagkaroon ng adverse effect ang isang pasyente matapos mabakunahan. Kukulan siya ng BP, pero after po niya, naka-standby rin naman yung ating ambulansya para kung sakali lang naman ay pwede siyang itakbo sa city hospital natin. Pero muling pagdidiin ng mga eksperto, the risk of these adverse reactions are very much smaller compared to the benefits that this can give for our population. Mas ligtas din makakapagtrabaho ang mga may bakuna. Kaya bukod sa mga may komplikadong sakit o comorbidities, iniakyat na rin sa mga prioridad mabakunahan ng mga essential workers o yung mga pinayagang magtrabaho kahit ECQ. Isasabay na sila sa mga pagbabakuna ng mga frontline worker gaya ng mga pulis at militar. Hindi man po kaila na isa tayo sa pinakamatinding na tamaan na ekonomiya, no? At ang mga predictions na po ng mga economic forecasters ay baka isa tayo sa pinakahuling makakabangon sa pandemya. Kaya importante na po na bigyan natin ng proteksyon yung mga manggagawas. Kabilang sa essential worker, yung mga nasa industriya ng agrikultura, forestry at fishery. Gayun din ang mga nagtatrabaho sa delivery at courier services. At empleyado ng mga private establishments ng essential goods gaya ng pagkain at medisina. Kasama rin yung mga nagtatrabaho sa BPO, funeral at embalming services, mga pastor, pari, rabbi at imam at media. Una pa rin sa listahan ang mga medical frontliner, kasunod ang mga senior citizen na edad 60 pataas. Panlima ang mga mahihirap, kasunod ang mga guro at social workers, saka ang mga taga-gobyerno. Ako si Joseph Morong, ang inyong saksi. Arestado sa Nueva Ecija ang dalawang lalaking sangkot umano sa sextortion. Ang biktima nila, 10 taong gulang na babae. Saksi si John Consulta, exclusive. Sige po, kayo muna. Sa tindahang ito sa Cabanatuan City, natuntun ang mga tauhan ng PNP Regional Anti-Cybercrime Unit o RACU-4A, ang target ng kanilang operasyon. Nang matapos ang transaksyon, dinakip na ng pulisya ang mga suspect na sina Joshua Ramos at John Ray Grospe, sumbong ng ina ng biktima sa pulisya, na kilala raw ng kanyang minor de edad na anak, si Ramos, sa isang sikat na online game. Sa Facebook raw nabuo ang relasyon ng dalawa, hanggang sa tuluyang nahulog daw sa plano ng suspect ang 10 taong gulang na biktima. Pinipilit na ngayon ni suspect sa victim na gumawa ng mga sensitive act until such time na tinatakot na ngayon si victim natin na if hindi siya mag-perform ng mga gusto ni suspect ay sasabihin niya ngayon sa parents niya. Nang makakuha na ng mga mamasel ang pictures at video ng bata, kinontak na ng mga suspect na taga Nueva Ecija ang magulang ng kanilang biktimang taga Calamba, Laguna. May nag-chat daw po sa kanya na
na nangihingi ng 5,000 pesos kapalit ay hindi pa papakalat ng photos and videos ng kanyang minor de edad na anak. Na-recover ng pulisya ang mga cellphone ng suspect at nabawi ang mga selang kuha ng batang biktima. Nahaharap sa kasong RA-9995 o Anti-Photo and Voyeurism Act, Robbery Extortion at Child Abuse ang mga suspect. Tumanggi magbigay ng pahayag ang mga suspect. Ako si John Consulta, ang inyong saksi. Mahigit isang taon bago ang eleksyon, may seremonya na naman kagaya ng Metro Manila Subway Project. Ang update, pagdating ng isang pyesa para sa makinang panghukay ng tunnel. Makibarangay saksi tayo kay Jamie Santos. Jamie? Pia, tingin ng ilang commuters na nakausap natin kanina ay makakatulong sa kanilang kalbaryo kapag natapos ang proyekto. Medyo ilang taon na ring hanggang balita lang, kaya ngayong dumating na ang isang piyesa ng panghukay para sa subway, na-excite ang mga nakausap kong commuter. Excited pa kayong masubukan? Yes po, super! Try po natin kung mas the best po yung masasakyan po natin ng subway po. Makakatulong po yun, lalo na po ngayon na matraffic, para po maiwasan yung mga traffic. Cutterhead pa lang ang dumating at sinalubong pa ni mismong Japanese Ambassador Kazuhiko Koshikawa. Yan ang pinakamahalagang pyesa ng tunnel boring machine mula Japan na huhukay sa ilalim ng lupa kung saan dadaan ang subway train. Ilang pangpyesa ang inaasahang darating para makumpleto ang tunnel boring machine. 25 niyan ang kakailanganin para sa proyekto. Unti-unting titiktikin, unti-unting kakainin yung lupa na nasa harap niya. At yung lupa na yan ay i-excavate at dadaan sa conveyor system akyat ng lupa. Habang umuusad yan na unti-unti ay automatic na kasabay na naglalagay siya nung tinatawag nating tunnel shield. Ang paghuhukay ay para sa 36 na kilometrong train system na may 15 estasyon mula sa Valenzuela hanggang Pasay. 2017 pa na aprobahan ng proyekto. At 2018 pa na isapinal ang pautang para rito. Pero ang naikasalang bago magka-pandemya ay ang contract signing ng gagawa, groundbreaking at clearing operations para simulan sana ang construction. Ang aktwal na paghuhukay nga sa second half pa ng 2021 ikakasa. Aabot ba ito sa taunang target ng partial operation ng ilang bahagi sa pagtatapos ng taon? Bago matapos itong taon na ito, hangarin at pinagdidiinan namin nila John Magno na kailangan ma-experience na ng bayang Pilipino yung tinatawag na subway ride. Pia, partial lang yung binanggit kanina dahil ang target para sa buong plano ay sa 2025. At live mula rito sa Quezon City, ako si Jamie Santos, ang inyong saksi. At yan ang mga balitang ating sinaksihan. Abangan nyo pa rin ang ating bonus shot. Ako naman, Arnold Clavio. Ito ang inyong Liga ng Katotohanan. 25 taon nang naghahatid ng balita. Ako po si PR Canghel. Hanggang sa Lunes para sa Pilipino. Sama-sama tayong magiging saksi! Saksi!